Lihim na mayaman. Kabanata 1061. Ang pagdating ni Xiao Zuan ay naging dahilan upang tumahimik ang itaas na palapag. Ang pamilya Xiao ay ang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng Kunlun Mountains. Ang Xiao family ang tanging pamilya na konektado pa rin sa Kunlun Secret Realm. Higit pa rito, ang human immortal old master ng Xiao family ay nasa Kunlun Secret Realm pa rin. Hindi alintana kung ang mga disipulo ng tatlong pamilya o ang mga disipulo ng maliliit na pamilya ng Kunlun Mountains, lahat sila ay walang kamalay-malay na mas maikli kapag kaharap ang Xiao family. Bagamat sina Zongming, Jiwo at iba pa ay itinuring na medyo magaling sa mga nakababatang henerasyon, sa sandaling lumitaw si Xiao Zuan, ang kanyang aura ay agad na nanag sa buong audience. Kuya Zuan, kuya, nang makita ni Jiwu sina Xiao Zuan at Ji Yanran na magkasama, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kagalakan. Agad siyang umakyat para salubungin sila at bumulong ng ilang salita sa tenga ni Ji Yanran. Isang bakas ng puot ang sumilay sa mga mata ni Xiao Zuan, ngunit mabilis niya itong itinago. Malinaw niyang alam na ang taong ito sa kanyang harapan ay maaaring pumatay kay Xiao Hu. Bagamat ang kanilang Xiao family ay sinuri rin ang iba pang tatlong pamilya, ayon sa balita, ang binatang ito mula sa labas ng mundo ang pumatay kay Xiao Hu. Gayunpaman, nang makita niya si Alexander Yang, nakaramdam pa rin siya ng bakas ng pagkabigo. Si Alexander Yang ay mukhang maganda lamang. Wala siyang kahit kititing na diksyon ng isang eksperto, at mahirap sabihin kung anong kakayahan ang mayroon siya para patayin si Xiao Hu. Si Ji Yanran, na nakatayo sa tabi ni Xiao Zuan, ay nakita ni Alexander Yang gamit ang kanyang magagandang mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nais niya na maaari niyang putulin si Alexander Yang. Kahit aggressive siya, para siyang pasang galit. Lalo siyang nagpakyot. Kuya Xiao, ilang taon ka nang hindi kasali sa piging. Hindi ko inaasahan na darating ka ngayong taon. Tumayo si Zongming at nakangiting sinabi. Dahil interesado ka, nandito ka. Tumingin lang si Xiao Zuan kay Zongming nang walang pakialam. Ang kanyang tingin ay nakikipag-ugnayan kay Alexander Yang sa buong oras. Walang pakialam niyang sinabi, si Alexander Yang siguro ito. Siguro kung anong klaseng tiwala ang mayroon ka na talagang naglakas loob kang puntiryahin si Yanran. Darating, darating. May magandang palabas na panoorin. Ang mga mata ng mga tao sa itaas ay nagsiwalat ng ekspresyon ng panunood ng magandang palabas. Kung makikita nila si Xiao Zuan na may alitan sa isang tao, hindi magiging kawalan ang paglalakbay na ito. Nakikita rin sa mga mata ni Zongming ang isang kampante na tingin. Noong una, plano niyang pangunahan silang dalawa sa hidwaan, pero ngayon ay parang hindi na kailangan. Kung ikukumpara kay Xiao Zuan, mas kinaiinisan niya si Alexander Yang. Ngayon, magiging maganda kung tatanggalin ni Xiao Zuan si Alexander Yang. I didn't have any plans for her. This is just wishful thinking ng dati mong ninuno Ji family. Tumingin si Alexander Yang kay Ji Yanran at walang pakialam na sinabi. Bagamat napakaganda ng babaeng nasa harapan niya, mayroon na siyang Evans Lily, na hindi gaanong maganda kaysa kay Ji Yanran. Paatros ng isang hakbang, imposibleng pakasalan niya ang isang babaeng hindi niya kilala. Kahit na ang babaeng iyon ay may nakamamanghang kagandahan, hindi ito magagawa. Sa sandaling sinabi ito ni Alexander Yang, tumahimik ang buong lugar. Hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa kanya na nakanganga ang kanilang mga bibig, na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Ano? Masungit. Ang unang pangungusap ay mula sa mga nanunood na hindi maiwasang mapabulalas. Ang isa pang pangungusap ay mula kay Jiwu, na namumula ang mukha. Sa kanyang opinyon, ang mga salita ni Alexander Yang ay isang lantarang insulto kay Ji Yanran. Natulala din si Ji Yanran on the spot. Siya ay hinabol ng mga taga-Karakorum mula pa noong siya ay bata pa at lubos na tiwala sa kanyang hitsura.
Hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ni Alexander Yang pagkatapos siyang makita. Alexander Yang, paano ako, Jian Ran, hindi magiging karapat-dapat sa iyo? Malamig na sabi ni Jian Ran. Magaling si Miss G, pero may asawa na ako. Umiling si Alexander Yang at sinabing, siguro dahil hindi nalaman ng matandang ninuno mo ang totoo. Hindi na kailangang isa puso ni Miss G. Ikaw, galit na galit si Jian Ran na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung uulitin pa niya, parang gusto niyang pakasalan si Alexander Yang. Malungkot ang ekspresyon ni Xiao Zuan. Alam ng lahat sa Kunlun na matagal na niyang hinabol si Jian Ran ngunit hindi niya ito naabutan. Ngayong tinanggihan ni Alexander Yang ang pagkakataong pakasalan si Jian Ran, hindi ba't nangangahulugan ito na mas mababa siya kay Alexander Yang? At saka, hindi ko alam kung ito ba ang intensyon mo o kay Zhong Liwon. Mas mabuting huwag na lang dalhin sa akin ang mga pakulo na ito. Kung hindi, natatakot akong masampal kita hanggang mamatay. Tinapik ni Alexander Yang ang balikat ni Zhong Ming, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pababa. Akala niya ay makakaisip si Zhong Ming ng bago, ngunit hindi niya inaasahan na isa lamang itong simpleng paghahasik ng kaguluhan. Kung hindi dahil kay Shen Shen, si Zhong Ming ay patay na ngayon. Biglang na-tense ang katawan ni Zhong Ming. Alam niya na si Alexander Yang ay maaaring makakita sa mga maliliit na trick na ito, ngunit naniniwala siya na si Alexander Yang ay hindi maglalakas loob na salakayin siya, dahil siya ay anak ng master ng pamilya Zhong. Kung siya ay pinatay ni Alexander Yang, ang pamilya Zhong ay tiyak na hindi magkakaroon ng alyansa kay Alexander Yang. Si Alexander Yang ay mayroon ng pamilyang Xiao na nakatakdang maging kaaway niya, kaya tiyak na susubukan niyang mapagtagumpayan ang pamilya Zhong. Pero ngayon lang, sigurado siyang kung maglakas loob siyang magsalita ng bastos, bangkay na siya. Tumigil ka nga dyan. Malungkot ang ekspresyon ni Xiao Zuan, at malamig niyang sinabi, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol kay Yan Ran. Pero ngayon, dapat ba nating ayusin ang score sa pagitan mo at ng ating Xiao family? Nagliwanag ang mga mata ni Ji Wu at ng iba pa. Natuwa sila sa kanilang mga puso. Naisip ko na walang anumang salungatan sa pagitan ni na Xiao Zuan at Alexander Yang ngayon. Hindi ko akalaing magiging ganoon kamatapang si Alexander Yang para saktan ang pamilya Xiao. Dapat malaman ng isang tao na ang mga direktang inapo ng kanilang mga pamilya ay kayang tiisin nito kapag nakilala nila ang mga tao ng Xiao family. Ngayon, nang sabihin ni Xiao Zuan ang mga salitang iyon, hindi na magiging madali ang buhay ni Alexander Yang. Maraming mga tao ang tumingin kay Alexander Yang na puno ng mapaglarong mga mata. Si Jian Ran ang diyosa sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Ang saloobin ng bawat isa kay Alexander Yang ay masasabing parehong seloso at puot. Ngayon, natural na masaya silang makitang naghihirap si Alexander Yang. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Dahan-daang lumingon si Alexander Yang. Tumingin siya kay Xiao Zuan at walang pakialam na sinabi, si Xiao Hu ay mula sa iyong Xiao family, tama ba? Si Xiao Hu ay pumasok sa ating Yang family at nasaktan ang ating mga tao. Ngayon na ang oras upang pag-usapan kung paano nila layong bayaran ng iyong Xiao family ang ating Yang family. Magbayad. Tumawa si Xiao Zuan dahil sa galit. Si Xiao Hu ay isa sa mga pangunahing kapangyarihan ng kanyang pamilya. Siya ay namatay ng misteryoso sa mortal na mundo. Ngayon, naglakas loob si Alexander Yang na humingi ng kabayaran sa harap niya. Namatay ba ang Xiao Hu ng aking pamilyang Xiao sa iyong mga kamay? Pagkatapos ng kamatayan ni Xiao Hu, ang pamilya Xiao ay nagpadala ng mga tao sa labas ng mundo upang malaman ang higit patungkol sa kanya. Ang pamilya Yang lamang ang may lakas na harapin si Xiao Hu. Nalaman nila mula sa labas na ang Alexander Yang ng pamilya Yang ay nasa huling yugto ng Deity Stage Realm of Pit. Bukod dito, mayroong isang Deity Stage Formation Master sa itaas ng pamilya Yang.
Maging ang kanlurang Vatican ay hindi makaharap sa pamilya Yang. Kung si Xiao Hu ay padalos-dalos na pumasok sa Yang family at si Alexander Yang ay nakipagtulungan sa pagbuo, malamang na si Xiao Hu ay hindi magiging kapareha para sa kanya. Ano? Nang sabihin ito ni Desolate Zuan, lahat ng nasa itaas na palapag ay nagulat. Bukod kay Gu Yuan, maging si Gui Ren, na nakarinig ng katotohanan mula kay Gu Yuan, ay nabigla. Narinig nilang lahat ang masamang pangalan ni Xiao Hu. Marami sa kanilang mga ama ang binugbog ni Xiao Hu. Ang ilan sa kanila ay nasugatan pa ni Xiao Hu. Alam nilang lahat na patay na si Xiao Hu, ngunit hindi sila nagdiwang dahil sa mukha ng pamilya Xiao. Hindi lang nila inaasahan na ito pala ang taong nasa harapan nila. Si Alexander Yang ay mukhang kasing edad nila. Paano siya magiging katapat ni Xiao Hu? Tumingin si Alexander Yang kay Xiao Zuan at ngumiti ng mahina at sinabi, "Kayong mga Xiao family ay walang mga mata. Ano ang masama kung kurutin sila hanggang mamatay?" Abangan ang susunod na kabanata.